Magandang araw sa mga tagapakinig ng channel na ito. Bago ang lahat ay hayaan nyo muna akong ipakilala ko ang aking sarili. Ako nga pala si Lando. Nakatira kami ng aking ama sa paanan ng bundok dito sa aming baryo. Ang aking amang si Lito ay isang tanyag na albularyo sa aming lugar. Dinarayo kami ng iba't ibang mga tao upang humingi ng tulong. May mga simpleng sakit lamang tulad ng ubo, sipon at mga pilay. Mayroon ding mga kakaibang sakit tulad ng mga nanuno, nainkanto, pinaglaruan ng laman lupa, at mayroon ding mga nakulam. Mayroon ding pumupunta sa amin upang magpakulam at manggayuma. Marunong din ang ganoon si ama, ngunit hindi niya ginagawa. Nasa kanan daw kasi kami at hindi kami maaaring gumawa ng gawain ng kaliwa dahil mawawalan daw ng bisa ang kanyang mutya at magagalit ang kanyang gabay. Noong una hindi ko pa alam ang kanyang ibig sabihin, pero kalaunan ay naintindihan ko na rin. May mutya kasi si ama na nakakatulong para mas lumakas ang kanyang kakayahan sa panggagamot at pakikipaglaban. Hindi lang kasi nang gagamot ang aking ama, nakikipaglaban din siya sa mga masasamang elemento kagaya ng mga nabanggit ko kanina. At pati na rin nga pala sa mga aswang. Lumalaban ang aking ama sa mga aswang kapag humihingi ng tulong ang mga tao. Gaya ng mga liblib na probinsya ay may mga aswang din sa aming lugar. At hindi lamang sila mga normal na aswang, kundi mga gabunan. Ang mga gabunan ay mga matataas na uri ng aswang. Mas malakas sila sa mga karaniwan. May mga mapuputing buhok at may kahabaan din ng dila pero hindi humahaba gaya ng sa tiktik. May mga kakaibang gawain din sila kagaya ng panlilin lang sa mga tao. May mga bali-balita kasing itatali nila sa puno ng saging ang kanilang mabibiktima. Pagkatapos ay magpapadala ng isang magpapanggap na kamukha ng kanilang biktima sa tahanan nito upang magpanggap na may nakamamatay na sakit upang hindi pagkinalaan at kalaunan ay magpapanggap itong patay. At pag kanilang nailibing na ay ililigtas ng mga kasamaan niyang gabunan. Sa katunayan ay may ganyang kaso na rin kaming nahawakan. Isang araw ay midanila sa aming isang dalaga na nagngangalang Sesa. Kwento ng kanyang pamilya ay bigla na lamang daw siyang nagkasakit at hindi daw nila maipaliwanag dahil ilang araw daw ay napakasigla pa nito. Naging ganoon lamang daw siya simula ng makipamiesta sa kabilang baryo. Agad naman siyang sinuri ni ama pero ilang minuto lamang ang lumipas ay nalaman naming hindi siya isang tao kundi isang gabunan. Agad sinabi ni ama sa pamilya ni Sesa ang nangyari. Sinabi niyang hindi na iyon ang kanilang anak, kundi isang gabunan na nagpapanggap. Hindi makapaniwala noon ang pamilya ni Sesa sa sinabi ni ama, kaya naman pinatunayan iyon ni ama. Kumuha siya ng buntot ng pagit tinalian ng gabunang nagpapanggap na si Sesa. Nang matalian ay nagsimula na siyang hagupitin ni ama. Noong una'y sigaw pa ito ng sigaw, humihingi siya ng tulong habang umiiyak. Naaawa na noon sa kanyang pamilya ni Sesa at nagalit sila kay ama sa ginawa nito. Ilang hagupit pa ang nangyari nang bigla na lamang sugurin ng ama ni Sesa si ama. Mabuti na lamang at mabilis akong kumilos at naawat ko kaagad ito. Galit na galit sa amin noon ang pamilya ni Sesa dahil sa ginagawa ni ama. Pero para sa amin ay wala lang yon. Mas gusto naming malaman nila ang katotohanan, kaya patuloy lamang ang aking ama sa kanyang ginagawa. Noong una'y natutuwa pa ang gabunan dahil umaayon sa kanyang pamilya ni Sesa, pero hindi siya tinigilan ni ama. Naglabas pa siya ng agwa bendita at pinataka ng ilang mga sugat nito. Sinabi pa ni ama na ipapainom niya rito ang agwa bendita kung hindi pa rin ibabalik sa dati nitong anyo. Doon ay natakot na ang aswang. Sinabi niyang hindi talaga siya si Sesa at pinakita na rin niya ang kanyang tunay na anyo. Dahil doon ay hindi na muling sinugod ng ama ni Sesa na si Kanor, ang aking ama. Pasensya ka namang Lito kung pinagdudahan kita. Hindi ko sinasadyang sugurin ka kanina. Nadala lamang ako ng aking damdamin. Huwi ka nito. Naiintindihan kita, Kanor. Pero sa susunod na sana, magpunta kayo ng albularyo ay magtiwala kayo dahil walang maitutulot na mabuti ang pagiging agresibo. Tugon ni ama. Natahimik na noon ang aming bahay, ngunit hindi pa rin kumakalma ang mga magulang ni Sesa, lalo na't nawawala ang kanilang anak. Muli namang tinanong ni ama ang aswang
kung saan niya tinatago si Sesa nang mailigtas nga namin ito. Muli namang natahimik ang aswang. Sinabi pa niyang kinawanin niya ang gusto ni Ama, kaya huwag na itong magtatanong pa ng iba at ibigay na lamang ang kalayaan niya. Nagalit si Ama sa aswang at muli itong pinaghahagupit ng buntot ng pagi. Pagkatapos ay hindi na nito nakayanan ang sakit na nararanasan, kaya muli na siyang nagsalita at sinabing ang lokasyon ni Sesa. Sinabi niya ring may naghihintay sa amin doon at doon na daw kami mamamatay. Nang tanongin siya ni Ama kung ano ang naghihintay sa amin, ay hindi na siya sumagot at doon na nalagutan ng hininga. Nilagutan na siya ng hininga ni Ama dahil wala na daw itong pakinabang at naibigay na niya ang mga impormasyong nais naming malaman. Agad kaming umalis ni Ama patungo sa lugar na sinasabi ng aswang. Dalawa lamang kami noon dahil pinaiwan namin sa bahay ang mga magulang ni Sesa. Lubang delikado kasi ang mga yun sa mga normal na tao. Hindi na kasi kami normal ni Ama. Dumaan na kami sa napakaraming pagsubok at pagsasanay upang mapalakas at mapatibay ang aming mga katawan at mapatalas din ang aming mga isipan. Noong bata pa lamang ako'y maaga akong sinabak ni Ama sa mga pagsasanay para maging isang mandirigmang albularyo. Hindi lang naman purong pagpapalaki at pagpapalakas ang itinuro sa akin ni Ama. Tinuruan niya rin ako ng pakikipaglaban gamit ang iba't ibang sandata gaya ng pana, palakol, itak at buntot ng pagi. Araw-araw niya akong sinasanay noong bata pa ako, kaya namang kabisado ko ng pakikipaglaban at kahit na gaano karaming mga aswang ang makalaban ko ay wala pang nakakatalo sa akin. Kahit mga gabunan pa sila, pero mas magaling pa rin sa akin si Ama dahil na rin sa kanyang mutya, ang mutya ng diwata na pinakaiingat-ingatan niya. Nagbibigay daw yun ng karagdagan ng kanyang lakas, bilis at talas ng pag-iisip. Binayo naming dalawa ni Ama ang masukal na kakahuyan patungo sa lugar na sinasabi ng aswang kung saan niya itinali si Sesa. Siyempre, hindi kami pumunta ni Ama na walang panlaban. Daladala namin ang aming mga itak na tanso at mga buntot ng pagi. Bukod doon ay dala ko rin ang aking paboritong sandata, ang aking pana. Magaling din kasi ako sa mga malayuang labanan, kaya naman palagi kong daladala ang pana. Para kasi sa akin ay mas magandang maagap. Kaya malayo pa lamang sa akin ang aking kalaban ay sinisipat ko na't hindi ko na inahayaang lumapit pa sa akin, pinapatumba ko na sila kaagad. Ilang minuto pa ay natuntunan namin ang lugar na sinasabi nito, pero hindi pa yun ang eksaktong lokasyon ni Sesa. Kailangan pa naming maghanap ni Ama. Nag-ingat din kami dahil maaaring may patibong sa lugar na yon. Ang aswang na rin kasi ang nagsabi na dito na rin daw kami mamatay ni Ama, pero siyempre hindi naman kami makakapayag dito. Sino ba namang gustong matigko kaagad? Ginamit namin ang aming matalas na pandama upang alamin kung may mga kalaban ba sa paligid. Mahirap kasing kalaban ng mga gabunan dahil malalakas din sila. At isa pa ay kaya nilang magbagong anyo kahit na tanghaling tapat. Kaya nag-iingat talaga kami ng maayos. Ilang sandali pang lumipas sa aming paglalakad ay nakarinig ako ng mga kalusko sa hindi kalayuan. Agad ko namang tinuntun kung saan iyon at nakita ko ang ulo ng isa sa mga gabunan sa bandang gilid namin. Mukhang hindi niya naitago ng maayos ang kanyang ulo. Sigurado akong aswang ito dahil kulay puti ang kanyang mga buhok. Agad ko naman siyang sinipat gamit ang aking pana. At nang masipat ko na siyang mabuti ay binitawan ko na ang aking palaso. Pagkatapos ay natamaan ko ito ng sabol sa muka na nagpamangha naman kay Ama. Ang layo-layo nun ah, natamaan mo pa. Uwika ni Ama. Kanina pa niya tayo sinusundan Ama at nakalimutan niyang itago ang kanyang ulo. Tugon ko naman. Pagkatapos nun ay nagpatuloy na kami sa paghahanap kay Sesa, pero hindi pa man nagtagal ay muli na namang may kalaban. Sa pagkakataong ito'y lima na sila. Mabilis silang pasugot sa amin na tila ba mga torong galit na galit. Kaya naman sinipat ko ang isa at natumba ito kaagad. At ang apat naman ay nakalapit na sa amin. Sa pagkakataong iyon ay wala ng kwenta ang aking pana, kaya binitiwan ko na muna ito. Pagkatapos ay inilabas ang buntot ng pagi. Nagtelekuran kami ni Ama
upang protektahan ang likod ng bawat isa. Hanggang sa sumugod ang isa sa mga kalaban na tagad ko itong pinitik ng buntot pagi. Napataras naman ito kaagad at napasigaw. Ang kanyang pag-ataras ay siyang naging hudyat ko upang sumugod. Hinagupit ko isa pang aswang at pati siya napataras din. Pinaubaya ko na noon kay amang dalawa pang aswang at tigdalawa kami. Hinahataw ko sa ere ng buntot pagi na parabang latigo habang papalapit sa mga kalaban at napapataras naman sila sa bawat hagupit ng kanilang tinatamasa. Hindi nagtagal naisipan na rin nilang sumugod sa akin. Naging handa naman ako noon at nang makalapit sila'y bigla-bigla na lamang silang napapataras. Nung unit tuwang-tuwa pa ako sa aking ginagawa pero ilang minuto lamang ang lumipas nang mabagot ako kaya naman hindi na ako nagsayang ng panahon at tinapos ko na ang kanilang paghihirap. Nakita kong tapos na rin si ama sa kanyang ginagawa pero iniwan niyang buhay ang isa pa sa mga kalaban. Nilansin niya ito at sinabing pakakawalan siya kapag itinuro ang lugar kung saan dinala ang babae nilang biktima na si Sesa. Agad namang nakipagkasundo sa amin ang aswang at kinabayan kami patungo sa isang malaking puno ng saging kung saan nakatali ang isang babae habang nakapiring ang mga mata at nakabuhusa lang bibig. Nakita kong wala nang nagbabantay sa babae. Marahil ay naubos na namin sila sa lugar na ito at ang naiwan na lamang ay ang gumabay sa amin. Pinakawalan namin noon si Sesa. Tinanggalan ng busal sa bibig at piring sa mata. Sinigurado naming mabuti na tao siya at hindi isang aswang na nagbabalat kayo lamang. At nang makasiguro kaming siya ngayon, ay agad namang tinapos ni ama ang buhay ng aswang na gumabay sa amin. Walang awa si ama pagdating sa mga aswang dahil para sa kanya'y salot ang mga ito at wala nang paraan para magbago. May karanasan na rin kasi siya noon nang subukan niyang buhayin ng isang nagmamakaawa sa kanya at nangakong hindi nakakain ng tao. Kaso nga lang ilang linggo lamang ang lumipas ay nagkalat na agad ito ng lagim at nakapas lang pa ng isang pamilya. Nagsisi daw noon si ama sa kanyang nagawa. Kung tinapos na sana niya ang buhay ng aswang na yon, ay buhay pa sana ang pamilyang na biktima nito. Kaya mula noon ay naging bato na ang puso ni ama sa mga aswang na kahit pa magmakaawa ito hindi niya talaga pagbibigyan. Nang mailigtas namin ni ama si Sesa, ay agad naman kaming umuwi sa aming bahay. Sinigurado muna namin na wala na talaga mga aswang sa paligid at nang wala na talaga'y umuwi na nga kami. Pag-uwi namin itbong tuwa ang pamilya ni Sesa dahil nailigtas namin siya. Pero mukhang gulat na gulat pa ito sa nangyari. Mula kasi nang mailigtas namin siya ay hindi siya nagsasalita. Sinabi naman ni Ama na normal lamang iyon sa naging biktima ng aswang dahil ilang araw din siyang nakatali sa saging. Malamang inatroma pa ito. Sinabi ni Ama na dalhin na lamang sa kanya si Sesa tatlong beses sa isang linggo upang mapanumbalik ang isipan nito hanggang sa tuluyan ang gumaling ito. Hindi lamang si Sesa ang mga nabiktima ng mga gamuda na nailigtas namin. Marami pang iba. Mayroon ding mga huli na ang lahat bago namin nailigtas pero kakaunti lamang at hindi lalagpas ang bilang sa daliri kagaya na lamang ni Basilio. Kwento ng ama ni Basilio na si Mang Jose ay nakipagtanan daw ito sa kanyang kasintahan na mula pa sa kabilang bayan. Noong una'y alalang alala pa daw sila ng kanyang asawa sa pagkawala ng anak. Pero dahil lalaki ito hindi na sila gaanong nag-alala. Pero kahit na ganoon, pinaghahanap pa rin daw nila ang kanilang anak. Kung saan-saan pa nga raw sila nakakarating kakahanap. Pero kalaunan ay umuwi na rin ito. Pero si Basilio'y hindi na nakausap ng matino mula noon. Palagi na lamang daw siyang nakatulala at palaging gumagawa ng mga bagay na hindi kinagawa ng mga normal na tao. Minsan itong kumain ng sarili niyang dumi, umas lang ng kanilang alagang hayop at kinain ng sariwa ang mga ito. Madalas din daw nila siyang nakikitang tumatawang mag-isa kahit wala namang nakakatawa. Wala nila'y nabaliw ito. Dahil doon ay nagkaroon sila ng maraming teorya, baka daw sinaktan ng babaeng mahal niya. May nagsasabi rin kinulam siya ng pamilya ng babae dahil hindi nila siya gusto pero pawang mga teorya lamang ang mga yon. Kwento ni Mang Jose ay dinala na rin nila si Basilio sa mga doktor sa bayan upang maipatingin ito pero kahit mga doktor ay hindi siya malunasan. Ang kinagawa na lamang daw ng doktor ay binibigyan sila ng mga gamot na pampatulog
Nang sa gayon itulog pa ito hanggang sa tanghali upang mabantayan nila ng mabuti ang kinikilos. Kapag maaga daw kasing nagigising si Basilio ay hindi nila alam ang kanyang ginagawa. Baka makadisgrasya pa raw ng mga bata. Pero nakakalata daw si Basilio kapag pinapainom siya ng gamot. Nalalaman daw nito na pampatulog iyon. Mabuti na lamang at nagawa nila ng paraan. Hinalo nila sa kanyang kapit kapag iniinom niya yon, ay imbis na magising ay makakatulog siya. Naikwento rin ni Mang Jose na kahit sila mismo inalawan na malakas ang epekto ng pampatulog. Ang asawa niya kasing si Aling Bergy ay naipagpalit ang kanyang kape kay Basilio na mayroong pampatulog. At nang mainom ito ni Aling Bergy, dalawang araw daw ito bago nagising. Pero kahit na nababantayan nila ng maayos ang mga kilos ni Basilio, ay nakakagawa pa rin ito ng mga kalokohan. Minsan raw ay nalingat lamang sila inatake na niya ang kanilang alagang baboy Ramo. Lahat daw ng mga ito'y winakwak niya ang tiyan at kinain ang mga laman loob. Wala daw siyang itinira kahit isa. At nang datnan daw siya ni Mang Jose, tatawa-tawa lamang ito na para bang iniinsulto pa. Pero ang pinagtataka nila'y lubos ay wala naman siyang dalang matalim na bagay, kaya wala silang alam kung paano niya nabuksan ang tiyan ng mga baboy Ramo. Labis na daw silang nababahalang magpapamilya, kaya nang mabalitaan nilang tungkol kay ama ay dali-dali naman nilang tinala si Basilio sa amin. Pagdating pa lamang nila ay alam na ni ama na may mali, umiiwas din ang tingin sa amin si Basilio na talaga nakakapagtaka. Sinubukang lansiin ni ama si Basilio, kumuha siya ng tubig at patagong hinaluan ng agua bendita. Mukhang pagod na pagod kayo sa pagpunta rito. Painumin niyo muna ang anak niyo nito. Uwi ka ni ama sabay abot ng basong may lamang tubig at halong agua bendita. Agad naman nila itong ipinainom kay Basilio at hindi pa man nakakalahati ang baso ay agad na niyang iniluwa ang tubig habang umuusok ang bibig. Mang Lito, ano po bang ipinainom niyo sa aking anak at bakit umuusok ang bibig niya? Pagkatapos ay ano pong ibig sabihin nito? Sunod-sunod na tanong ni Mang Jose. Ang tubig na yan ay may halong agua bendita at dahil umusok ang bibig niya ay hindi na siya ang anak ninyo. Isa siyang kampo ng kadiliman na nagpapanggap. Tugon naman ni ama. Ano po? Hindi kita maintindihan. Tanong pa ni Mang Jose. Manood ka't palalabasin ko kung sino siya. Napatunayan ko na rin kasi ito base sa kwento mo at sa nakita ko nang painumin ko siya ng agua bendita. Lando, kunin mo ang buntot ng pagi at may papayakin lamang ako. Utos ni ama sa akin. Kaya naman kinuha ko noon ang buntot ng pagi sa lagayan namin ng mga gamit at pagkatapos ay binigay ko yon kay ama. Pag-abot ko ng buntot ng pagi, agad namang pinaghagupit ni ama si Basilio. Umalingaw upang sigaw nito sa buong bahay at wari ko'y dinig din ito sa kakahuyan sa paligid ng aswang. Mang Lito, huwag yun namang saktan ng anak ko. Pakiusap ni Mang Jose. Huwag kang magalala, madali lang ito. Tugon ni ama habang hinahagupit si Basilio. Mahina ang loob ng gabunan na nagbabalat kayong si Basilio, kaya naman ilang gupit lamang ipinakita na nito ang tunay niyang itsura. Mang Lito, ano ang nangyari? Bakit nagkaganyan ang anak ko? Tanong ni Mang Jose. Hindi na iyan ang anak mo, Lito. Isa iyang aswang nagabunan. Nagpapanggap lamang siyang inyong anak upang hindi niyo hanapin ang inyong tunay na anak na naging biktima nila. Marahil ay nagpanggap pa siyang baliw upang makapambiktima pa sa inyo gaya na lang nang ginawa niya sa inyong mga alagang hayop. Salaysay ni ama. Kung hindi po siyang anak ko, nasaan si Basilio? Tanong ni Mang Jose. Sa tagal ng panahon na niniraan sa inyo ang nagbabalat kayong gabunan, ay malamang nakain na ng mga kasama niya ang iyong tunay na anak. Pero maaari nating tanungin ang gabunan na ito kung buhay pa ba ang inyong anak. Matapos yun itinanong ni ama ang aswang kung nasaan ba si Basilio. Sumagot naman ang aswang, sinabi niyang matagal na nila itong pinaslang dahil sa pagkalabastangan nito sa kanilang kalahi. Aswang daw kasi ang babaeng itinana ni Basilio at nang magtagal daw sila ay palagi niya itong sinasaktan, kaya nila ito pinarusahan. At bilang paghihiganti raw ay naisipan ng aswang na magbalat kayo upang lokohin ang pamilya ni Basilio at dahan-dahang pasakitin kagaya na lamang ng paggastos nila ng malaking halaga ng pera para dalhin siya sa doktor at mga perang winawaldas nila
pambili ng pampatulog. Hindi lang yon, sinadya rin niya sirain ang kanilang baboyan at pinaslang ang mga alagang baboy, pati na ang mga beak upang pahirapan palalo ang pamilya ni Basilio. Dahil sa narinig ay galit na galit si Mang Jose sa aswang, kaya tinanong niya si ama kung ano bang maiging gawin sa aswang na ito. Sinabi ni ama na kadalasan niyang pinapaslang ang mga aswang upang hindi na makapambiktima pa. Isa pa'y wala naman silang mapapakinabangan dito, kaya mas mabuti talagang patahimikin na lamang. Baka naman kaya niyang may turo sa atin kung nasaan ang kanyang mga kasamahan, pati na rin ang babaeng aswang na itinana ni Basilio. Suwestiyon ni Mang Jose. Pero Jose, ang anak mo may kasalanan kaya nangyari ito. At sa tipo ng aswang na ito'y hindi niya ipapahamak ang kanyang mga kalahi. Tugon naman ni ama. Mang Lito, kung papaslangin muling rin naman ang aswang na yan, ay maaari bang ako na lamang ang gumawa? Bilang paghihiganti ko na rin sa lahat ng sakit ng ulo na ibinigay niya sa aking pamilya, labis kami naghirap dahil sa kanya, sa pag-aakalang siya pa rin ang anak namin. Uwi ka ni Mang Jose. Ikaw ang bahala. Tugon naman ni ama. Pagkatapos ay ibinigay ni ama ang buntot ng pagi at agwa bendita upang magamit ni Mang Jose sa pagkitil sa aswang. Doon na naibuhos ni Mang Jose ang kanyang galit sa aswang. Dinahandahan niya ang pagkitil dito at talagang pinalasap niya ang kanyang paghihiganti. At nang makontento naman siya, tuluyan na niyang tinapos ang paghihirap nito. Matapos yun ay inilibing nila at itinali ni amang bangkay ng aswang sa isang haligi at pinabayaang may bilad sa araw at kainin ng mga buitre. Ganoon ang ginagawa ng ama bilang pananakot sa mga aswang na makakakita. Nagsisilbi din iyong babala sa kanila na nagsasabing hindi sila bibiruin ni ama. Dahil sa ginagawa namin yun ay kumunti na lamang ang pagsalakay ng mga aswang dito sa aming baryo, dahil takot silang lahat kay ama. Nang makauwi na si Mang Jose, niyaya ako ni ama na pumunta ng bayan upang makahingi ng agwa bendita kay Padre. Si Padre Felipe, siya ang kura paroko ng aming bayan at siyang matalik na kaibigan ng aking ama. Pinupuntahan siya ni ama isang beses sa isang buwan upang makahingi ng agwa bendita at pabasa-basa ng aming mga sandata. Naging tradisyon na kasi iyon ni ama upang mas lalo daw umepekto sa mga aswang ang aming mga sandata. Ilang minutong lakaran lamang ay nakapunta na kami ng bayan at agad kaming nagpunta ng simbahan. Eksakto namang nagmimisa noon si Padre Felipe, kaya nagsimba muna kami at inantay na matapos ang misa. Tapos na ang misa, humayo kayo't ipagkalat ang mabuting balita. Uwi ka ni Padre Felipe na siyang indikasyon na tapos na nga ang misa. Nagpasalamat muna kami ni ama bago nilapitan si Padre. Kumpadre, kumusta ka na? Bati ni ama nang makita si Padre Felipe. Mabuti naman, heto, tumatanda na. Tugon naman ni Padre Felipe. Ikaw Lito, kumusta ka na? Isang buwan din tayong hindi nagkita. Oo nga, maraming nangyari noong nakaraang buwan. Naubusan na nga ako ng agwa bendita. Naubos ng mga aswang. Nako, hindi maubos-ubos ang mga yan ah. Mabuti na lang talaga't nariyan ka upang kahit papaano ay mabawas-bawasan sila at hindi magkasik ng lagim sa bayan natin. Tugon ni Padre Felipe. Hindi ko naman magagawa yun kung hindi mo ko tinutulungan. Tugon naman ni ama. Basta ikaw Lito, handa akong tumulong. At kahit sino pa dito sa ating bayan ay hindi ko hihindian. Ito kasi ang aking tungkulin bilang isang lingkod ng Panginoon. Tugon naman ni Padre. Matapos ang kanilang usapan ay pinabasbasan na ni ama kay Padre Felipe ang aming mga armas. Matapos yun ay humingi pa si ama ng mga agwa bendita upang maggamit laban sa mga aswang, pati na rin sa kanyang panggagamot. Pagkatapos ng lahat ay nakita ko ni Padre Felipe. Eto na ba si Lando? Ang laki na pala niya. Wika ni Padre. Oo, kumpadre, siya na nga ang inaanak mo. Napalaki ko siya bilang isang makisig at magiting na binata. Pagmamayabang naman ni ama. Tignan mo nga naman ang panahon. Napakabilis. Dati ang lit-lit lang niya. Ngayon ay mamatangkad pa sa atin. Tugon pa ni Padre. Napaglipasan na tayo ng panahon, kumpadre. Tumatanda na tayo at rumurupok na ang mga buto.
kalabaw lang ang tumatanda dito. Kailangan nating ipagpatuloy ang ating mga tungkulin hanggang sa malagutan tayo ng hininga. Tugon naman ni Padre Felipe. Nagpatuloy pa ang kanilang pagkukwentuhan at nang matapos ang mga yun ay nagpaalam na kami kay Padre Felipe at umuwi na kami. Gabi na rin ang tahakin namin ni Ama ang daan patungo sa paanan ng bundok. Masukal at makitid pa ang daan ang tinatahak namin. Madilim pa nun dahil wala namang buwan. Naging alerto kami ni Ama sa pag-uwi. Hindi kasi namin alam kung anong naghihintay sa amin. Dahil kasi sa aming trabaho ay maraming galit sa amin. Mga numero uno na ang mga aswang dahil inuubos namin sila. May mga tao rin galit sa amin, kagaya ng mga mangkukulam, mambabarang, manggagayuma, at iba pang gumagawa ng mga bagay sa kaliwa. Wala pa namang naglakas doob na gumanti sa amin pero palagi kaming nag-iingat. Lando, iyong mutya ako ng diwata. Nakalimutan ko sa simbahan. Maaari mo ba yung balikan para sa akin? Tanong ni Ama. Ama, baka pwedeng bukas na lang po natin balikan. Tugon ko naman. Hindi ako makakatulog kapag wala sa akin yon. Pasensya ka na't nakalimutan ko. Tugon ni Ama. Sige po Ama, babalikan ko po para sa inyo. Kahit hindi niya aminin ay alam kong tumatanda na si Ama. Nagiging makakalimutin na rin siya at mahina na ang mga paa habang naglalakad. Kung malakas pa kasi ang mga paa niya, ay siya na mismo ang pupunta ron upang balikan ang kanyang mutya. Muli akong nagtungo sa kumbento at pagdating ko'y sarado na ang simbahan. Kumatok ako at pinagbuksan ako ni Sister Maya, isa sa mga taga-silbi sa kumbento. Kasing edad ko lamang si Sister, mga 18 din, at balita ko'y kinupkup siya ng mga madre noong bata pa siya, kaya naman dito na siya sa kumbento nakatira. Maganda si Sister Maya, makinis ang balat at maputi ang kanyang kulay. Kapag isinasama ko ni Emma dito sa kumbento, ay siya ang lagi kong hinahanap, pero hindi ko siya nakita kanina. Mabuti na lamang at pinabalik ako ni Ama, kaya naman muli ko siyang nasilayan. Sister, magandang gabi. Nariyan ba si Padre Felipe? Kakausapin ko lamang sana siya. Pagbungad ko, binati naman ako ni Sister ng magandang gabi. Pagkatapos ay pinapasok niya ako. Ako na lamang daw ang pumunta kay Padre Felipe dahil kilala naman daw nila ako. Nga pala, di kita nakita kaninang tanghali hanggang hapon. Nandito kasi kaming dalawa ni Ama kanina. Sambit ko pa. Sinabi naman niyang inutusan siya ng mga madre na mamalengke kanina, kaya naman wala siya kanina. At isang oras pa lamang daw ang lumipas mula nang makarating siya. Ganun ba? Sige, magandang gabi ulit at pupuntaan ko na si Padre Felipe. Pagpapaalam ko. Sinabi naman niyang doon din siya pupunta kaya sabay na raw kami. Kinamusta niya pa ako dahil madalang lang daw kaming magkita. Ayos lang naman ako, kagaya pa rin ng dati. Lumalabang kami sa mga aswang at ibang puwersa ng kaliwa. Sinabihan naman niya ako na laging mag-iingat. Baka raw kasi isang araw ay mapahamak ako. Nag-iingat naman kami palagi ni Ama, saka hindi naman ako mapapahamak dahil malakas naman ako. Pagmamayabang ko pa. Ikaw, ipagpapatuloy mo ba ang pagiging madre kagaya ng mga kumbab-kup sa'yo? Tanong kong muli. Hindi siya nakasagot noon dahil sa tinanong ko. Pagkatapos ay narinig pala ni Padre Felipe ang tinanong ko kay Sister Maya, kaya naman sumabat siya. Maya, alam mong mahal ka namin dito bilang isang anak. Alam ko rin nalilito ka pa. Pero ang landas na gusto mong tahakin ay hindi namin hawak. Kung gusto mong maging isang madre, ayos lamang sa amin. Kung ayaw mo namang maging isang madre, at gusto mong maging isang normal na tao, ayos lamang din naman. Kung ano ang magiging desisyon mo, masaya na kami. Hindi porket kinupkup ka ng simbahang ito, ay dapat ka nang maging madre. Rerespetuhin namin ang magiging desisyon mo. Sabat ni Padre Felipe. Nagpasalamat naman noon si Maya sa sinabi ni Padre. Tapos sinabi rin niyang hanggang ngayon ay pinag-iisipan pa rin niya ang landas na kanyang dapat tahakin. At nakatulong pa nga sa kanyang pag-iisip sa sinabi ni Padre Felipe. Matapos magsalita ni Maya, ako naman ang nagsalita. Padre Felipe, baka naitabi niyo po yung mutya ni Ama. Naiwan po kasi niya dito kanina. Oo, naitabi ko, Lando. Makakalimutin na ang iyong Ama.
Tugon pa niya, "Opo, tumatanda na kasi." Tugon ko pa, "Hintayin mo ako dito, Lando, at kukunin ko lamang sa aking silid." Tugon pa ni Padre Felipe. Pagkatapos ay iniwan na kami ni Padre, "Ano nga palang pinag-iisipan mo, Sister Maya?" Tanong ko naman. Sinabi naman niya na pinag-iisipan niya kung itutuloy ang pagmamadre o kung mamumuhay ng normal. Gusto rin daw kasi niyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Nalungkot naman ako sa kanyang sinabi. Siguro'y may lalaki na siyang napupusuan kaya ganon. "May lalaki ka na bang napupusuan kaya iniisip mo ng magkapamilya?" Diretsa ang tanong ko. Sinabi naman niyang mayroon na, pero hindi pa raw siya sigurado sa isang ito dahil ang alam daw ng lalaking napupusuan niya ay magmamadre siya. Kaya naman hindi siya gaanong pinapansin ng lalaki. "Basta sundan mo lang ang bulong ng iyong puso, kung ano ang tama para sa iyo." Tugon ko naman. Matapos kaming mag-usap ay siya namang pagdating ni Padre, dala-dala na ang mutya. Pagkabigay niya sa akin ay nagpaalam na ako, baka kasi hinihintay na ako ni Ama. Pagkatapos nun ihinitin na ako ni Sister Maya hanggang sa tarangkahan at nagpaalam na sa akin. "Sige Sister Maya, baka sa susunod na buwan na tayo muling magkita. Pag-ingat ka palagi." Pagpapaalam ko pa. Nagpaalam na rin sa akin si Sister at pinaalalahanan ako muli na mag-iingat sa aking mga lakad para daw hindi ako mapahamak. "Sige, mag-iingat ako palagi." Uwi ka ako bago tuluyang lumisan. Matapos yun ay muli kong binunuwang daan patungo sa aming bahay. Masukal talaga ang daanan kaya naman natagalan pa ako bago makauwi. At pag uwi ko sa bahay ay nagulantang ako. Nakita ko si Amang nakahandusay na lamang sa lupa at wala ng laman loob. Noong una ay hindi ako makapaniwala. Sinampal-sampal ko muna ang aking sarili upang malaman kung nananaginip lamang ba ako. Hindi kasi makatotohanan ito. Hindi maaaring natalo at napas lang ng mga aswang si Ama. At nang makumpirma kung hindi ako nananaginip, ay lubha naman akong nasaktan. Halo-halong mga emosyon ang aking naramdaman. Lungkot, puot at pagsisisi. Nalulungkot ako dahil sa pagkawala ng taong nagpalaki sa akin. Ang taong gumabay sa akin simula na magkambuang ako sa mundo. Ang taong nag-alaga sa akin na hindi ako sinaktan kahit isang beses. Narito siya sa aking harapan, duguan at wala ng buhay. Galit na galit ako sa mga aswang at pinangako kong uubusin ko sila kahit na anong mangyari. Nagsisisi din ako dahil iniwang ko mag-isa si Ama. Hindi ko na lamang sana siya iniwang mag-isa. Sana'y pinilit ko na lamang siya na bukas na lamang kukunin ang mutya. Sana'y hindi na siya napahamak. Mabilis kumalat sa aming lugar at sa ibang bayan ang pagkawala ni Ama. Kaya naman maraming bumisita sa aming bahay upang makiramay ng iburol ko siya. Maraming nalungkot dahil napakabuti raw niyang tao at maraming natutulungan. Kabilang sa mga pumunta si Padre, kasama niya si Sister Maya, sinamahan nila akong magluks at maglibing kay Ama. Di pa kasi uso ang pag-iimbalsa mo sa amin kaya naman isang araw lamang kadalasan yung mga burol doon. Kapag nagtagal pa kasi ang mga ito'y babaho na. Nang gabi matapos ang libing ay kinausap ako ng masinsinan ni Padre Felipe. Kasama niya noon si Sister Maya. Pero inutusan din niya itong lumayo muna dahil importante daw ang aming pag-uusapan. "Lando, hindi ko alam kung ito ba ang tamang panahon para sabihin ko ito sa iyo. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Maari ba akong magkwento na lamang sa iyo? Hindi kasi nagkaroon ng oras si Lito para sabihin sa iyo ang buong katotohanan." Huwi ka ni Padre Felipe. "Ano pong ibig niyong sabihin, Padre?" "Hayaan mong dahan-dahanin ko muna para hindi ka mabigla." "Sige po, Padre. Kayo na pong bahala at ako naman ay makikinig lamang." "May isang babaeng napadpad sa kumbento. Ang kanyang pangalan ay Lorna. Buntis siya noon ng 3 buwan at nakiusap siya sa akin na kung pwede raw ba siyang manirahan pansamantala sa kumbento hanggang sa siya'y manganak. Hindi naman ako nagdalawang isip na tulungan siya dahil bukas palagi ang kumbento para sa mga taong kagaya niya. Habang nagtatagal ay nakikita kong palaging balisa si Lorna. Sinabi kong makakasama sa bata kung palagi siyang balisa.
Sinabi naman niyang nagtatalawang isip siya kung bubuhayin niya ba ang bata. Baka kasi balang araw ipagsisihan niya yon. Tinanong ko naman siya kung bakit, hanggang sa magkwento siya. Nagkaroon daw kasi siya ng kasintahan na nagngangalang Jacob. Akala daw ni Lorna'y kilalang kilala niya na si Jacob, pero nagkamali daw siya dahil may malaki palang itinatago itong si Jacob. Huli na rin nang malaman niyang isa pala itong aswang na nagmula sa lahi ng mga gabunan. Hindi lang yon, si Jacob din daw ang namumuno sa kanyang tribo kaya napakalakas nito. Nang malaman ni Lorna ang tunay na pagkatao ni Jacob ay agad daw siyang tumakas sa puder nito, kaya siya napadpad sa iba't ibang lugar. Pero ilang buwan lang ang lumipas, nang malaman niyang nagdadalang tao siya ay humanap siya kaagad ng simbahan upang makahanap ng gabay dahil sa kanyang problema. Iniisip kasi ni Lorna na baka manahin ang kanyang anak ang kasamaan ni Jacob pagtanda nito, at ang anak niya mismo ang lilipos sa sangkatauhan. Pero pinayuhan ko siya. Sinabi ko na paglaki ng bata ay gagabayan namin ito ng husto upang hindi siya mapunta sa kasamaan. Hindi kasi nakatanim ang kasamaan sa bawat tao dahil natututunan lamang ito. Nagtiwala naman si Lorna sa mga payong binigay ko sa kanya, at hindi na niya iniisip na paslangin ang kanyang dinadala. Naging positibo na rin ang kanyang pag-iisip dahil alam niyang mapapalaki niya ng mabuti ang bata. Pero nagkaroon ng isang trahedya. Isang araw kasi ng panganganak ni Lorna ay siya ring araw ng kanyang pagkawala. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin sa bata dahil wala naman akong alam sa pag-aalaga ng sanggol. Mabuti na lamang at dumating ang aking kaibigan noon upang ipabasbas ang kanyang mga kagamitan sa pakikipaglaban. Kinausap ko siya kung pwede ba niyang kopkopin ang bata dahil mag-isa lamang siya sa buhay. Wala talaga akong maisip na paraan kung hindi yon. Mabuti na lamang at pumayag ang aking kaibigan. Sinabi ko rin sa kanya ang tunay na pagkatao ng bata at hindi siya nagdalawang isip na kupkupin ito at palakihin na sarili niyang anak, kahit na kinakalaban niya mismo ang kalahi nito. Sinabi niya pang walang kinalaman ang isang bata sa labanan ng mga tao at aswang. Lando, ang kaibigan kong iyon, ay ang namayapang silito. At ikaw, ikaw ang batang tinutukoy ko, ang anak ni Lorna na kalahating aswang. Pinalaki ka ni Lito na parang tunay niyang anak, at kailanman na hindi kanya pinag-isipan ng hindi maganda kahit na isa kang aswang. Patawarin mo kaming lahat kung pinili naming ilihim sa iyo ito. Sana'y maintindihan mo kami. Mahabang kwento ni Padre Felipe. Dahil sa mga revelasyong binunyag ni Padre Felipe ay lalong nagkagulo ang aking isipan. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko kaya naman hindi ako makasagot. Padre, pwede niyo po ba muna akong iwanang mag-isa para makapagluks at makapag-isip-isip? Masyado pong marami ang gumugulo ngayon sa aking isipan, kaya kung pwede gusto ko po munang mapag-isa. Sambit ko naman. Naintindihan naman ako ni Padre Felipe at sinabing aalis na raw siya. At kapag handa na daw muli ako makipag-usap, ipuntahan ko na lamang siya sa kumbento. Tumango na lamang ako sa kanyang sinabi at hindi na nagsalita pa. Dahil sa aking pagluloksay, halos mapabayaan ko na ang aking sarili. Hindi na ako nangangaso upang umanap ng pagkain. Kahit mga pananim naming gulay ay napabayaan ko na rin, kaya nangalanta na lahat. Kahit napabayaan ko ang aking sarili ay mabuti na lamang at hindi ako pinabayaan ni Sister Maya. Araw-araw niya akong pinupuntahan sa aming bahay kahit na masuka lang daanan papunta rito. Lagi niyang sinisiguro na nakakakain ako ng wasto. Dinadala niya ako palagi na makakain at sinasabi niyang galing daw kay Padre Felipe. Nang mga panahon ng aking pagluluksa ay wala talaga akong makausap na kahit na sino. Kahit pa si Sister Maya hindi ko kinikibo kahit na ano pang sabihin niya sa akin. Sa tingin ko naman ay ayos lamang sa kanya ang ganun dahil siguro naman ay naiintindihan niya ang aking pinagdaraanan. Isang araw, tila ba na puno siya sa akin. Matapos kasi niya akong pakainin, nagsimula na naman siyang mangamusta at magtanong ng kung ano-ano. May mga kinukwento siya sa akin na hindi ko maintindihan dahil hindi ko naman siya pinapakinggan. Dahil doon ay napuno siya sa akin at pinagsabihan niya ako.
Sinabi niyang hanggang kailan daw ba ako magluluksa at bababayaan ang aking sarili. Mag-iisang buwan na raw kasing lumilipas at hanggang ngayon daw ay hindi pa rin ako nakakatayo sa sarili kong mga paa. Marami daw mga tao nag-aalala sa akin at marami din daw ang nangangailangan ng tulong ko. Mula daw kasi nang mamatay ang aking ama ay muli na namang nagasik ng lagim ang mga aswang. Nagkalat sila mula sa aming baryo hanggang sa bayan. Wala na daw kasi silang kinatatakutan dahil na mayapa na ang pumupuksa sa kanila at ako na lamang daw ang pag-asa ng mga tao upang sagipin sila mula sa bangungot ng mga aswang. Matapos akong pagsabihan ni Sister Maya ay umalis na siya. Pagkalis niya ay saka lamang ako nakapag-isip-isip. Tama nga naman siya. Mula nang mamatay si Amay, marami ng taong pumunta rito upang humingi sa akin ng tulong. Marami na rin nagpagamot. Pero sa lang lahat ay tinanggihan ko. Ni isa sa mga yun ay wala akong tinulungan dahil sa labis kong kalungkutan. Saka ko lamang nalaman ang aking mga kamalian ng pagsabihan ako ni Sister Maya. Dahil sa kanyang mga salita, bigla ako nagising mula sa matagal na pagkakatulog. Naging makasarili ako at labis ko yung pinagsisihan. Kaya naman tumayo ako sa aking higaan. Naligot ka agad na nagtungo sa bayan papunta sa simbahan. Doon ay nakita ko si Padre. Maliwalas ang kanyang mukha nang makita ko. Daladala ko noon ang aking mga kagamitan at pinabasbasan ko sa kanya. Pati na rin ang mutya ni Ama na aking isinuot. Matapos ang pagbabasbas ay nangumpisal ako para makapagsimulang muli. Matapos ang lahat ay sinabi ko kay Padre Felipe na handa na akong ituloy ang tungkuling iniwan ni Ama. Sisimulan ko sa pag-ubos ng mga kalahi kong aswang na naglipa na sa bayan. Binati naman ako ni Padre Felipe dahil sa wakas daw ay nakabangon na ako mula sa aking pagkakalugmok. Sinabi pa niya na sana'y magtagumpay ako sa aking gagawin dahil inaasahan daw ako ng mga tao. Ayon kay Padre Felipe, paglubog daw ng araw ay nagsisipaglabasan na ang mga aswang. Wala na daw silang habas na nag-aasik ng lagim at kung sino-sino na lamang daw ang kanilang binibiktima. Mapabata daw o matanda, mapalalaki o babae. Kaya naman alas 6 pa lamang ng hapon ay nagsasara na ng bahay ang mga tao dahil ayaw nilang maging hapunan ng mga aswang. Bago ko ipagpatuloy ang aking tungkulin ay nakiusap ako kay Padre Felipe na kung pwede sana ay makatira muna ako ng ilang araw sa kumbento habang nililipol ko ang mga aswang. Sinabi naman niyang pwede ako manatili kahit ilang araw ko pang gusto. Kinagabihan ay lumabas ako ng kumbento. Daladala ang 3 pangunahin kong sandata: ang pana, buntot ng pagi, at itak. Suot-suot ko rin ang mutya ng diwata na ipinamana pa sa akin ng yumao kong ama bilang dagdag pa sa aking lakas. Nang malaman kong kalahati akong aswang, ay naunawaan ko rin kung bakit labis-labis na mas malakas ako sa mga normal na tao at mas lalo pa akong napalakas dahil sa patuloy na pag-iensayo. At ngayong hawak ko na ang mutya ng diwata, ay tiyak na wala nang makakatalo sa akin. Nung makalabas ako ng kumbento ay nakita agad ako ng mga aswang. Totoo nga nagkalat sila at wala nang mga kinatatakutan. Napansin naman nila ako noon kaya agad nila akong pinalibutan. Agad ko namang inilabas ang pana upang kahit malayo pa sila ay mabawasan ko na. At nang may makalapit na sa akin ay agad kong binitawan ang pana at hinawakan ng buntot ng pagi at itak sa magkabilang kamay. Ito ang unang pagkakataon na lumaban ako mag-isa. Napakarami din nila kaysa sa mga nakalaban ko dati, pero nandito na ako ngayon at hindi na po pwedeng umatras. Ibubuos ko na ang lahat ng aking makakaya. Nagsimula ng mga aswang sa pag-atake. Kahit na malalakas sila ay para lamang silang mga normal na tao kumpara sa akin. Ang unang nakalapit sa akin ay sinipa ko lamang sa mukha kaya tumilapon ito. Ang isa naman ay pinitik ko ng buntot pagi at ang isa naman ay tinaga ko at agad namang humiwalay ang kanyang ulo sa katawan. Habang tumatagal ay napapansin kong mas dumadami pa sila. Kaya naman hindi na ako nagsayang pa ng pagkakataon at lahat ng mga sumusugod sa akin ay agad kong nilalagutan ng hininga upang kahit na papaano'y mabawas-bawasan sila. Nagpatuloy ang paglalaban namin ng mga aswang. Marami na rin akong nabawas sa kanila at hindi na sila nadagdagan pa.
Kahit na ganon, ay hindi man lamang ako nakaramdam ng pagod. Hindi rin ako pinagpawisan kahit isang butil man lamang at masigla pa rin ako hanggang ngayon. Muling may nagtangkang sumugod sa akin. Tatlo silang sabay-sabay. Agad ko naman silang inilagan at pag-ilag ko'y agad akong humagupit ng tatlong beses. Para silang mga langaw na pinitik ng goma dahil sa lakas ng pagkakahagupit ko'y nalulusaw ang kanilang mga laman. Ito na siguro ang kapangyarihan ng pinaghalong mutya ng diwata at ang pagiging aswang. Ilang minuto pang lumipas at halos maubos ko na ang mga aswang sa paligid, naisip kong walang katapusan ng lahat kung mananatiling ganito. Ang dapat kong gawin ay puksain ang ugat at kanilang kuta. Nang lima na lamang ang aking kalaban ay mabilis ko silang sinugod gamit ang itak at buntot pagi. Agad ko ding tinapos ang buhay ng apat at sadya kong itinira ang isa. Pero para hindi ito makatakas ay sinadya kong pahirapan ng mabuti sa pamamagitan ng buntot ng pagi. At nang hinang-hina na talaga siya, dinala ko siya sa kumbento at ipinakita kay Padre Felipe. Anong ibig sabihin nito, Lando? Bakit ka nagdala ng aswang dito? Tanong ni Padre. Nagdala po ko ng aswang upang questionin kung nasaan ang kanilang kuta. Naubos ko na po kasi ang mga aswang sa labas at paniguradong nasa ibang lugar ang iba. Lalo na sa mga baryo na nasasakupan ng ating bayan. Kung iisa-isayin ko po ang lahat ng iyon ay matatagalan tayo sa pagbuksa sa kanila, kaya didiretsuin ko na ang kanilang kuta. Pero lubhang delikado ang iniisip mo, Lando. Ang kanilang kuta ay naroroon ng mga malalakas na aswang, maging ang kanilang pinuno. Huwi ka ni Padre Felipe. Kaya ko po silang labanan, kahit ang kanilang pinuno ay aking kikitilin, kahit nakadugo ko pa siya. Kaya sana'y suportahan niyo po ang aking plano, Padre. Tugon ko naman. Ikaw ang bahala. Maghahanda ako ng bakanting silid upang doon mo questionin ang aswang na yan. Pero ikaw lamang mag-isang gagawa dahil isa akong pare at hindi ako maaaring masangkot sa kung anumang dahasang gagawin mo sa aswang na yan para lamang mapaamin. Huwi ka ni Padre. Opo, Padre. Hindi ko naman po gaanong pahihirapan ito. Paliliguan ko lamang ng agua bendita dahil alam kong marami po dito. At kung maubos man yun at hindi siya nagsalita, ay muli ako magpapabendisyon sa inyo ng kahit na isang galon pa. Matapang kong wika. Nakita ko naman ang takot sa mga mata ng aswang habang naririnig ang mga salitang tinuran ko. Akala ko noon ay agad ko siyang mapapaamin pag sinabi ko ang mga salitang iyon, pero hindi pala. Akala siguro niya nananakot lamang ako sa mga sinasabi ko. Kaya naman hinintay ko na lamang si Padre Felipe na mag-ayos ng silid. Ilang sandali pa si Sister Maya ang nakita kong papalapit sa akin at hindi si Padre. Sinabi niyang pumasok na raw sa silid si Padre at tawagin na lamang doon siya kapag nangangailangan pa kami ng agua bendita. Sige, Sister Maya, handa na ba ang silid? Sinabi naman niyang handa na ito, siya raw ang sasama sa akin upang paaminin ang aswang. Hindi ba't bawal din sa iyo ang pagpapahirap? Hindi ba't magmamadre ka? Tanong ko naman. Sinabi ni Sister Maya na nagkausap na sila ni Padre Felipe noong isang araw at sinabi raw niyang hindi na itutuloy ang pagmamadre niya at aalis na raw ito ng kumbento kapag nakahanap na ng ibang trabaho. Pumayag naman daw si Padre Felipe at ng ibang mga madre na nag-alaga sa kanya. Ganun ba? Sana makahanap ka ng trabaho. Tanging wika ko. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin ako makaamin kay Sister Maya, lalo na't pinagalitan niya ako kaninang naroon ako sa aming bahay. Pagkatapos nun ay sinabi niyang naghahanap na siya pero wala pang tumatanggap sa kanya, pero hindi raw siya susuko. Pagkatapos nun ay humingi rin siya ng tawad sa akin dahil sa mga sinabi niya kanina. Nako, wala yun, Sister Maya. Salamat nga sa iyo't nagising ako. Kundi mo pa ako pinagsabihan kanina, hanggang ngayon ay nagmumukmuk pa rin ako sa bahay. Sinabi naman niyang mabuti na lamang daw at naging maganda ang epekto ng mga sinabi niya. Dahil kung mas nakasama pa daw iyon sa akin, ay hindi daw niya mapapatawad ang kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabihan niya rin akong wag na wag ko raw siyang tatawaging sister. Maya na lamang daw ang itawag ko sa kanya. Naiiya na daw kasi siya dahil palagi ko siyang tinatawag na Sister Maya. Sige, Maya, kung yun ang gusto mo'y masusunod. Tugon ko naman.
Matapos iyon ay nakarating na kami sa silid na inihanda nila Padre Felipe para pagdausan ng pag-question sa aswang. May upuan doon na nakasadya sa aswang. Kaya inupo ko na siya doon at agad na tinalian. Pagkatali ko, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Agad akong sumalok ng agwa bendita sa timbang pinindisyon na ni Padre Felipe at pagkatapos ay pinanligo ko kaagad sa aswang. Napapikit naman si Maya sa aking ginawa habang ang aswang ay hindi na magkanda o gaga sa pagsigaw dahil ang kanyang balat ay nasusunog na. Sinasabi ko sa iyo, hindi kita bibiruin, kaya ngayon pa lamang ay magsalita ka na. Tanong ko sa aswang, sabay salok ng isa pang tambo ng agwa bendita. Tama na, magsasalita na ako. Tugon naman ang aswang habang gumagaralgal pa ang boses. Sabi ko na sa iyo Maya, ay mabilis lang to eh. Sambit ko pa kay Maya. Ngayon magsalita ka na, sino ang pumaslang sa aking ama? Hindi ko alam, napakarami namin at sa iba't ibang lugar. Kaya hindi ko alam kung sino. Tugon naman nito. Lito ang pangalan ng ama ko. At isa siyang mandirigmang albularyo, kaya nakakasiguro kung malakas na aswang ang nakapas lang sa kanya. Sumagot ka ng matino kung ayaw mong mabuhusan kitang muli ng agwa bendita. Tugon ko naman. Alam ko na kung sino ang pinuno ng mga gabunan. May nakakita kay Lito na mag-isa lamang sa kanyang bahay, kaya sinamantala na nilang pagkakataon at mabilis na nagpunta doon. Lahat ng malalakas na gabunan ay sinama niya at nagtagumpay sila sa pagpaslang kay Lito. Tugon naman nito. Dahil sa akin narinig ay mas lalong tumindi ang aking galit. May tsansa na hindi pa napapalitan ng kanilang pinuno at iyong aswang na yon ang nakabuntis sa aking ina. Wala akong pakialam kung may dugo siyang nananalaytay sa aking ugat. Dahil siya pa rin ang kumitil sa buhay ng taong tinuring at kinilala kong ama, kahit siya pa ang tunay kong ama, ay sa aking mga kami magwawakas sa kanyang buhay. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang kuta ninyo. Utos ko sa kanya. Ang kuta namin ay nasa pusod ng kagubatan sa pangalawang bundok mula sa inyong baryo. Nangihinang tugon pa nito. Ngayon ay alam ko na ang kanilang kuta. Ang aming bahay nakatirik sa paanan ng unang bundok at sa pangalawang bundok naman ang kanilang kuta, kaya madali lamang puntahan. Pero kailangan ko munang tumawid ng ilog. Ngayon nasagot ko na lahat ng mga kailangan mo. Baari mo na ba akong palayain? Tanong niya. Oo naman. Sagot ko. Kitalas ko ang pagkakatali ng aswang at pinatayo ko na siya. Nang makatalikod siya sa akin ay agad ko namang kinuha ang aking itak at hinati sa dalawa ang kanyang katawan. Napasigaw naman si Maya sa ginawa ko. Bakit ko daw pinaslang ang aswang gayong nakuha ko naman ang impormasyong kailangan ko? Iyon na nga. Nakuha ko ang kailangan ko, kaya wala na siyang pakinabang sa akin. Wika ko. Muli siya nagsalita at tinanong ako. Bakit daw hindi ko na lamang hinayaang mabuhay ang aswang gaya ng ipinangako ko? Hindi ko yun magagawa. Minsan nang nagkamali si ama, ang aswang na hinayaan niyang mabuhay ay nakapas lang pa ng isang pamilya. Ayaw ko nang maulit pang pagkakamaling yun. Saka hindi nagbabago ang isang aswang. Kahit na anong mangyari, kakain at kakain pa rin ito ng laman at lamandob ng tao. Paliwanag ko kay Maya. Matapos yun ay pinabayaan na ako ni Maya, pero nakikita kong may luha sa kanyang mga mata. Unang beses siguro niyang makakita ng pinaslang sa harapan niya at brutal pa ang pagkakagawa. Sinabi pa niyang ilabas ko na yun at siya na raw ang bahalang maglinis sa loob. Kinuha ko ang bangkay ng aswang at dinala ko sa labas ng silid. Nang makalabas ay nakita ko ni Padre Felipe. Diyos mio, por favor Lando, anong ginawa mo? Bakit hinati mo sa dalawa yan? Tanong ni Padre. Nakuha ko na po kasi ang impormasyong kailangan ko, kaya tinapos ko na ang kanyang paghihirap. Sige na, dalhin mo na sa labas. Panawarin ka nawa. Uwi ka ni Padre. Pagkatapos ay lumabas na ako sa tarangkahan at itinapo ng bangkay. Sigurado namang lilinisin ng taong bayan kinabukasan dahil napakaraming bangkay ang naggalat sa paligid. Pagtapon ko sa aswang ay agad kong binuntahan si Padre Felipe upang ibalita ang mga natuklasan ko. Padre, alam ko na po ang kanilang kuta sa pusod ng ikalawang bundok.
Malapit lamang po yun sa amin kaya pala mabilis din nilang tinapos si Ama. Ano ngayon ang binabalak mo, Lando? Tanong ni Padre. Bukas na bukas ay uuwi pa ako sa amin. At agad kong pupunta ng kanilang kuta upang sugurin. Hindi ko nahihintay yung maggabi pa upang malabanan ko sila at matalo ka agad. Baka mahirapan kasi ako kapag hinintay ko pang maggabi. Naitanong mo na rin ba kanina sa aswang kung sino ang tumapo sa iyong ama? Tanong ni Padre. Opo, ang pinuno ng mga aswang daw. At hindi siya nag-iisa. Marami daw sila kaya natalo nila si Ama. Nagulat naman si Padre sa aking sinabi. Ang pinuno nila, maaaring siyang... Hindi na natuloy ni Padre Felipe ang kanyang sinasabi nang bigla akong magsalita. Wala ho akong pakialam kahit siya pa yun. Pinaslang niya ang taong kumukub at umaragwa sa akin. Ang taong yun, ang nag-iisa kong ama. Wala nang iba at ipaghihiganti ko siya kahit pa kanino. Magtagumpay ka nawa sa iyong binabalak. Susuportahan kita. Wika ni Padre Felipe. Matapos ang usapan naming yun ay agad na akong nagtungo sa silid na ipinahiram nila sa akin. Nahiga ako kaagad upang makapagpahinga dahil maaga pa ang lakad ko kinabukasan. Pagkising ko'y agad akong namaalam kina Padre Felipe at Maya at iba pang mga madre na nasa kumbento. Niyaya pa nila akong kumain ngunit tumanggi na ako. Kailangan ko na kasi kagad na umalis dahil malayo-layo pa ang aking lalakarin. Nagpabaon na lamang ako kay Maya kung sakaling magutom man ako sa paglalakad. Makalipas ang ilang minuto'y narating ko na ang aming bahay. Naligo lamang ako ng bagya dahil napapansin kong iba na ang amoy ko mula sa dugo ng mga aswang na tinapos ko kagabi. Nang matapos akong maligo'y umakyat na ako sa bundok. Sa masukal na daan ng pakyat ng bundok kaysa sa dinadaanan namin papunta sa aming bahay galing sa bayan. Kaya naman walang gaanong taong nagpupunta rito bukod sa mga nangangaso. Kahit na masukal ang daan ay pinagtiisan ko itong bayuhin dahil sa aking layunin na makapagiganti. At nang maabot ko na ang tuktok ay nakita ko ang kabilang bundok. Pero hindi pa ako nangangalahati. Kailangan ko pang bumaba sa bundok na yon at muling akyatin ang kasunod na bundok. May ilog pa sa pagitan na kailangan kong languyin dahil wala nang tuloy na nagkukonekta sa dalawang bundok. Bumaba ako sa bundok at akin namang nilanguy ang ilog. Matapos yun ay kinundisyon ko na ang aking katawan para sa nalalapit na labanan. Hindi pa ako nakakalayo'y minamataan na akong mga nilalang sa bundok. Sigurado akong hindi mga tao yon dahil hindi na nararating ng tao ang ganitong kalayo mula sa sibilisasyon. Kung mayroon naman, ay naging pagkain na sila ng mga aswang, lalo na't kuta nila ito. Inilabas ko na ang aking pan at sinipat ng isa-isa ang mga nilalang na yon. Nagulat naman ang kanilang mga kasama ng matumbang isang aswang dahil tinamaan ko siya ng pana. Agad nitong hinanap kung nasaan ang gagaling ang palaso, pero nang makita niya ako'y siya ring pagdating ng palaso sa kanyang ulo. Nagpatuloy na ako sa paglalakad hanggang sa makita ko ang kuta ng mga gabunan. Nakita kong isa yung komunidad din, pero hindi sila ganong karami dahil nabawasan ko na nga sila kagabi. Muli kong sinipat sa aking pana ang mga nakikita kong naglalakad at nang may natamaan ako'y natumba agad at sila'y nagkagulo. Sinamantala ko ang pagkakataon upang makarami agad ng mapapatumba. Marami din kasi akong dalang palaso at mas maiging kakaunti na lamang sila bago makalapit sa akin. Nagpatuloy ako sa pagpana bago nila ako natuntun sa aking kinaroroonan. Pero kahit na alam nila kung nasan ako, hindi pa rin ako tumigil sa pagpana hanggang sa lima na lamang ang nakalapit sa akin, kabilang na doon ang kanilang pinuno. Malaki ang pagkakahawik sa akin ng kanilang pinuno, pero imbis na lukso ng dugo ay galit ang aking naramdaman. Binitawan ko na noon ang aking palaso. Inakala nilang susuko na ako pero hindi nila alam na lalaban ako ng malapitan. Inilabas ko ang aking buntot ng pagi at itak. Iwinasiwas ko iyon sa ere habang hinihintay na may sumugod sa akin. Hindi rin pangkaraniwang mga kalaban ko. Malalakas din sila pero masasabi kong mas malakas ako. Nagsabay-sabay ang apat na sumugod sa akin habang ang kanilang pinuni nanonood lamang. Ginamit ko na lahat ng aking natutunan sa pakikipaglaban. Todo ilag ako't kapag may pagkakataon ay umaatake din pambawi.
at nasusugatan ko naman sila kahit papaano. Nagtagal pa ng ilang minuto ang labanan. Sugatan na ang apat na aswang habang ako'y pinagpapawisan pa lamang. Matapos yun ay mas naging agresibo na ako. Ayaw ko kasing maubusan ako ng lakas hanggat hindi ko nakakalaban ang kanilang pinuno. Muli akong sinugod ng apat na aswang, pero sa pagkakataong iyon ay mababagal na sila. Umiilag pa rin naman ako, pero may pagkakataong umaatake, tinotodo ko ng bawat atake ko at isa sa kanila ang nababawian ng buhay. Nang wala na silang apat ay isa na lamang ang aking kalaban at yun ang kanilang pinuno. Ang lakas din ng loob mong ubusin ng aking mga kalahi. Sino ka ba? Tanong niya. Ako si Lando, ang anak ng albularyong pinagtulungan niyo noong nakaraang buwan. Matapang kong tugon. Ikaw pala ang anak ni Lito. Huwag kang mag-alala at isasama na kita sa iyong ama. Tugon naman ng aswang. Matapos siyang magsalita'y nagkasukatan na kami ng lakas. Sumugod ako gamit ang itak habang sinasalag naman niyang bawat kong atake gamit ang kanyang kuko. Malakas nga talaga ang pinuno ng mga aswang at alam kong labis akong mahihirapan sa pakikipaglaban sa kanya. Kaya naman tinodo ko na ang aking lakas sa bawat pag-atake. Dalawang kamay pang ginamit ko, ang isa'y itak ang hawak at ang tanga naman sa kabila'y isang buntot pagi. Hindi lang puro pagsalag ang ginawa ng kalaban ko, umaatake din siya pag may pagkakataon. Pero naiilagan ko naman ang mga yon. Nagpatuloy pa ang ganoong eksena hanggang sa pareho na kami ng pagod. Namaingan muna kami ng kaunti bago pinagpatuloy ang laban. Nang maglaban kaming muli, ay nautakan niya ako. Naitulak niya ako ng malakas at tumama naman ako sa isang puno. Mabilis niya akong sinundan at sinakal sa leeg. Nagpupumiglas ako dun at sinipa siya pero lalo niyang dinidiin ang pagkakasakal. At tingin ko'y malapit na akong malagutan ng hininga. Bago mo ako paslangin, nais ko lang sabihin ang pangalan ng aking inay Lorna. 18 taong gulang na rin ako. Huwika ako. Dahil sa mga sinabi ko'y nabitawan ako ng aswang. At tila ba alam niya na kaagad ang nais kong iparating sa aking mga sinabi. Nakita ko naguguluhan siya at halos hindi makapaniwala sa narinig. Sinamantala ko ng pagkakataon na wala siyang depensa para isaksak sa kanya ang itak na gawa sa tanso. Tama ang iyong narinig at para hindi ka na magulo ay sasabihin ko na ito sa iyo bago ka mamahinga. Anak ko ni Lorna at ikaw ang nakabuntis sa kanya pero hindi ako natutuwa sa iyo o naaawa. Kahit nasabihin nating sariling dugo at laman mo ko, ikaw ang kumitil sa buhay ng taong itinuring kong ama. Kaya hindi ako nagsisisi sa aking mga kamay na magtatapos ang iyong buhay. Pagkasambit ko ng katagang iyon, ay hinugot ko na ang itak mula sa kanyang dibdib. Nakita ko pa siyang nakangiti noon bago tuluyang sumara ang kanyang mga mata at natumba sa lupa. Kahit na ganun ay wala pa rin akong simpatya para sa kanya dahil para sa akin ay kalaban pa rin siya at hindi ko siya mapapatawad. Hindi naman sa wala akong utang na loob. Dahil siya pa rin ang dahilan kung bakit nabuhay ako sa mundong ito. Una sa lahat ay hindi ko siya hiniling o hindi ko hiniling sa kanya na buhayin ako. At ang utang na loob ko'y nasa piling mga tao lamang sa aking ina na nagluwal sa akin, kay Padre Felipe na gumabay sa kanya at patuloy na gumagabay sa akin at sa aking na mayabang ama na si Lito. Matapos iyon ay bumaba na ako sa bundok at agad na nagtungo sa libingan ng aking ama. Ama, naipagkaganti na po kita. Naipagkaganti ko ng iyong pagkamatay. Napaslang ko na po ang aswang na may gawa niya sa iyo. Pati na rin ang mga kasamahan niya at ang buo nilang komunidad. Pasensya na kayo kung natagalan pa bago yun nagawa. Nagloksa pa po kasi ako ng halos isang buwan dahil sa pagkawala ninyo. Hindi ko lang po kasi matanggap na wala na kayo. Mabuti na lamang at pinagsabihan ako ni Maya kaya ako natauhan. Ama, sana'y gabayin niyo ako sa mga susunod mang araw. Pagbaba ko nga pala ay bala ko nang umamin kay Maya ng aking nararamdaman. Para sa kanya sana'y tanggapin niya ako at sana'y bigyan niyo ako ng lakas ng loob. Ama, sana masaya ka kung nasaan ka man ngayon. Uwi ka ako sa harapan ng libingan ni Ama. Matapos yun ay pumunta na ako ng kumbento upang ibalita kay Padre Felipe ang nangyari
Kahit papaano'y natuwa na si Padre Felipe dahil hindi na raw muling gagambalain ng mga aswang ang aming bayan. At kung sakali mang may matira pa'y nandito lamang ako. Gaya ng sinabi ko kay Ama, ay umamin na ako kay Maya. Inamin na rin niya sa akin na ako nga ang lalaking tinutukoy niya na siyang dahilan kung bakit ayaw niyang ituloy ang pagmamadre. Kaya naman sa araw na yun ipinakausapan namin si Padre Felipe na siya na mismo ang magkasal sa amin. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa matiyagang pakikinig.